Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ito po'y nangyari sa lalawigan ng Negros. Ito po ang kwento. Wala na yatang masasaklap pa kaysa sa buhay na kinasadlakan ko. Bata pa lamang ako ay hindi ko naranasan ang makapaglaro ng malaya na kagaya ng normal na bata. Dahil sa mura akong edad pa lamang ay nagtatrabaho na ako sa tubuhan. Nagbubuhat, naggagapas, nakabilad sa arawan. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses akong nasugatan sa aking kamay. Halos wala nang ang mapaglagyan ng peklat dahil araw-araw meron ako nito. Ang buong pamilya namin ay nagtatrabaho sa isang hasyenda na taniman ng tubuhan. Dahil kung hindi kami magtatrabaho ay palalayasin kami sa aming tinitirahan. At ang tanging natitirang pag-aari na lamang namin ay ang alaga naming kalabaw. Dahil ang lupang kinatitirikan ng aming bahay ay dating pag-aari ng aming lolo. Ngunit dahil sa isang pagkakamali ay napasa kamay ito ng may-ari ng tubuan. Dahil doon ay katakot-takot na pagsisisi ang inabot ni lolo. Dahil rin dito ay labis niya itong dinamdam hanggang sa kanyang ikamatay. Ngunit hindi doon natatapos ang paghihinagpis ng aming pamilya. Dahil simula nang mapunta sa may-ari ng tubuhan ng aming lupa, ay nagmistulang alila na kami ng pamilyang yun. Naging manggagawa ng tubuhan ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid. At maging ako, nung nagkamalay na, ay naging ganun din ang kinasapitan. Bagamat ganun na ang aming kinasadlakan, ay hindi pa rin nawawala sa aking mga magulang ang pagiging mabuting tao. At sa kabila ng aming hirap na dinadanas, ay may mga mabubuting tao pa rin ang tumutulong sa amin. Kahit pangkain lang namin sa araw-araw. Lagi kong naririnig sa iba naming kabaryo na kung gaano kabuting loob ang aming lolo. Nung nakaluluwag pa ang pamumuhay ng aming pamilya, ay si lolo daw ang madalas tumulong sa kanila. Kung kaya't sa kabila ng hirap na dinadanas, ay nakakataba pa rin ang puso kung gaano kabuting tao si lolo. Kung hindi lang sana talaga na humaling si lolo sa pagsusugal. Isa din sa kadahilanan na nahilig si lolo sa sugal ay dahil na rin daw sa may-ari ng tubuhan. Isang gabi na naghahapunan kami ng kamote ay naitanong ko kay tatay ito minsan. Ang tatay, nagsusugal naman yan dati. Pero libangan lang, pampalipas lang ng oras at saka pakikisama sa mga kabaryo. Pero naimpluwensyan talaga siya nung may-ari nung tubuhan, sabi pa ni tatay. Oh, talaga ba tay? Paano nangyari yun? Tanong ko. Madalas yan sila nagkakaroon ng sugalan dyan sa loob ng malaking bahay. At madalas yan, inaanyayahan si tatay na dun magsugal, sagot pa ni tatay. Hindi naman talaga sugarol yan si tatay. Pero dahil ayaw niyang mapahiya yung may-ari ng tubuhan, kung kaya't pinaunlakan yung mga paanyaya. Hanggang sa nalaman ko na lamang na pinapalayas na pala kami sa lugar na to.
Ito na palang nangyari. Biglang napatigil si tatay sa pagsasalita. Itigil na nga natin to. Saka na natin to pag-usapan na. Naalala ko lang yung nakaraan. Pero wag na wag kang magtatanim ng sama ng loob sa iyong lolo. Dahil napakabuti ng iyong lolo. Sad pa ni tatay. At napansin kong napapahid si tatay sa bandang ibaba ng kanyang kanang mata. Tila napaluha si tatay. At maging ako ay nakaramdam din ng kurot dahil kitang-kita ko ang hirap at dinanas ko ang malakalabaw na pagkayod namin sa araw-araw. Ayun na rin siguro ang dahilan ni tatay kung kaya't ayaw na itong pupunta sa bahay ng may-ari ng tubuhan. Dahil magpasa hanggang ngayon, ay patuloy pa rin ang pasugalan sa loob ng malaking bahay. At balita ako, hindi lang si Lolo ang nasadlak sa ganung kalakaran na naisangla ang lupain. May iba din kaming kabaryo na ganun ang kinasadlakan. Kung kaya't galit na galit ang aking mga magulang sa sugal. Kahit ano pang sugal yan, pusoy, sakla, basta kahit anong sugalan. Naalala ko nung mga maliit pa lamang kami. Nung makatuan namin ng kuya ko, ang barahang nakuha namin sa tokador ni Lolo. Sa tuwing wala kaming mapaglilibangan, ay iyon ang pinaglalaroan namin. Dahil nung panahon na yun, ay wala naman kaming telebisyon. Ni kahit radyo ay wala kami. Gasera lamang ang meron sa aming bahay. Nung natsyempuan kami ni tatay na naglalaro ng baraha ng kapatid ko, ay talaga namang gulpe ang inabot namin. Palo. Mata lamang ang walang latay. Halos hambalusin kami ng buho ng kapatid ko. Kaya ngayon, may naiintindihan ko na kung bakit ganun na lamang ang galit ni tatay. Subalit sa kabila nun, ay iyon pa din ang pinaglalaroan naming magkapatid. Hindi ko alam bakit, pero aliw na aliw kami kapag naglalaro ng baraha. Pakiramdam namin ay nakakalimutan namin ang hirap na dinadanas namin. Saka isa pa, wala naman talagang mapaglilibangan ng mga panahon na yun. Sa bakuran na kinatitirikan ng aming bahay, ay may kawayanan sa bandang likuran na ayon mismo kay tatay, ay kabilin-bilinan ni Lolo na huwag tatagpasin. Mayayabong at nagtatayugan ng kawayan dun. At kung hinahangin, e animoy naglilikha ng kaaya-ayang tunog ang mga puno ng kawayan, alinsunod sa saliw ng himig ng hangin. Tandang-tanda ko pa nung 18 kaarawan ko. At dahil wala naman kaming panghanda sa aking kaarawan, ay doon na lamang ako sa kawayan na nagpalipas ng aking kaarawan. Pakiramdam ko kasi, ay gumagaan ang pakiramdam ko kapag naroroon ako at nagpapahangin. Maya-maya pa, ay may nagpunta ron ng mga kalalakihan. Mga tauhan ni Don Eliseo. Siya yung may-ari ng tubuhan. At nais nitong tagpasin ang mga kawayan. Kaagad kong pinigilan ang mga ito. Kaagad kong naalala si Lolo na ito ang kabilin-bilinan niya. Hindi po pwede. Kabilin-bilinan ng aking Lolo. Bawal na bawal po itong tagpasin. Sagot ko. Nagtawa na ng mga kalalakihan. Lahat ng ito, pag-aari ni Don Eliseo. Kaya siya ang masusunod. Hindi ang Lolo mo. Sagot ng isa sa mga lalaki.
Nang tangkang tatagpasin ng lalaki ang kawayan, eh agad ko itong pinigilan. At dahil doon ay nagkaroon ng pagpapambuno. Pilit kong pinigilan ang pagtagpas ng mga puno ng kawayan. Nang bigla na lamang akong makaramdam ng matinding bigwas sa aking tagiliran. Dahilan upang mawalan ako ng hangin sa aking bodega at napabaluktot sa sakit. Ngunit hindi ako bumitaw sa pagkakakapit ko sa kamay ng lalaki at pinipigilan ko pa rin tagpasin ang kawayan. Kung kaya't sunod-sunod na suntok ang aking tinamo. Sa tagiliran, sa likuran, sa punuan ng tenga. Ngunit pilit ko paling hinahawakan ang puluhan ng itak at nakikipagpambuno sa lalaki. Nang maya-maya pa, eh may tumamang matigas na bagay sa aking bandang ilong at dahil doon ay nagdilim na ang aking paningin. Tara! Umalis na tayo dito! Iwanan mo na yan! Balikan na lang natin! Rinig ko sa mga kalalakihan at narinig ko rin ang kanilang mga yabag na papalayo. Gustuin ko mang gumanti ay hindi ko na kaya dahil nakagulapay na ako sa lupa at paghawak ko sa aking mukha ay naliligo na ako sa sarili kong dugo. Nang ilang sandali pa ay narinig ko na lamang na nagsisisigaw ang aking ina nang makita akong nakahandusay sa may kawayanan at duguan. Dahil dun ay nagsipagtakbuhan na rin ang aking mga kapatid at si tatay. Mga hayop talaga mga yan! Mga walang awa! Galit na tinig ng aking tatay. Ano ba nangyari? Tanong ng aking kapatid. Nais nilang putulin yung puno ng kawayan eh. Kaya pinigilan ko. Sagot ko. Pagkadinig doon ay napatahimik na lamang sila tatay. Ngunit ramdam na ramdam ko ang kanilang matinding poot. Sa kabila ng pagpupuyos ng damdamin, ay wala din kaming magawa. Lalo na nung malaman nila tatay na mga tauhan yun ni Don Eliseo. Kinabukasan ay naiwan muna ako sa aming bahay at hindi muna tumungo sa tubuhan dahil namamagapa ang aking muka at nananakit ang aking katawan mula sa tinamukong gulpi sa mga tauhan ni Don Eliseo. Matapos kong magluto ng saging na saba, inaisipan kong silipin ang kawayanan. Naisip kong balikan yung pinangyarihan kung saan ako binugbog. Habang naglalakad, ilalong bumibigat ang aking pakiramdam. Habang papalapit ako sa kawayanan, ilalong nananariwa ang kaganapan kahapon. Muli kong naramdaman ang sakit, hapdi, at kasunod nun ay galit. Nanginginig ang aking katawan sa labis na poot. Ngunit hinayaan ko na lamang at di ko na namamalayan na pumapatak na ang aking luha dahil sa tindi ng emosyong nadama. Nananatili ako dun habang nagmumuni-muni. Nang maya-maya pa, eh parang nadinig kong may tumawag sa akin. Pamilyar ang boses na yun at hindi ako pwedeng magkamali. Pero imposible. Lando, muling tawag sa aking pangalan. Kaya napalingon muli ako at sa bigla ang tingin eh parang nakita ako si Lolo. Ngunit pakiwari ko eh parang namalikmata lamang ako. Dahil bigla din naman yung nawala. Nang bigla akong may nakitang labo.
Bigla na itong natawag ang aking pansin. Kaya nilapitan ko ito. Nang may marinig muli akong nagsalita. Kunin mo, Apo. Para sa iyan. Gamitin mo ng wasto. Pagkakuha ko, ay mainit-init pa ito. At dun ko napagtanto na maliit na bato ito na hugis labong. Sa tagpong yun, ay parang may bumubulong sa akin kung ano ang gagawin. Agad akong naghanap ng pulang tela at ibinalot ito doon dahil yun ang ibinubulong sa akin. Nung mga sandaling yun, ay todo ang kaba na nararamdaman ko. Pakiwari ko ay naririnig hanggang bayan ang dagundong ng aking dibdib sa sobrang lakas. Sa sobrang takot ko, ay hindi ko ito ipinagbigay alam sa aking pamilya. Sinarili ko lamang. Wala naman akong kakaibang nararamdaman simula nung makuha ko ang kakaibang bato na yun. Pero nung gabi na yun, ay halos hindi ako makatulog. Pagulong-gulong ako sa papag. Kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan. Kinabukasan, ay nanatili muli ako sa bahay dahil sa namamaga pa rin ang aking mukha. Ako na naman ang mag-isa ang naiwan sa bahay. Muli ay tiningnan ko yung bato na nakuha ko. Ibinalot ko ito sa telang pula. Ayon na rin sa parang bumulong sa akin. Ginawan ko ito ng tali at saka inilagay sa aking leg na parang isang kwintas. Sa pagkakataong ito, ay gumaan na ang pakiramdam ko. Ang kaba na nararamdaman ko kahapon ay napalitan na ng parang pagkasabik. Kung para saan yung pagkasabik na yun, ay hindi ko din alam. Basta't magaan ang aking pakiramdam. Nang maya-maya pa, ay may nagsidatingan na naman na mga kalalakihan. Pagkasilip ko mula sa aming banggirahan, ay kita ko muli yung mga kalalakihan na gumulpi sa akin. Mukhang babalik sila muli para putuli na yung kawayan. Kaagad akong kumuha ng pamalo at dahan-dahan akong lumabas. Habang papalapit sila, ay tila nababawasan ng kaba na nararamdaman ko. At sa hindi ko maintindihan, ay nawala ang takot na nararamdaman ko kanina. Kung kaya't yung hawak kong pamalo ay binitawan ko na lamang. At nilapitan ang tatlong kalalakihang papalapit sa amin. Bawal niyo pong putulin yung kawayan. Tanim kasi yan ng aking lolo. At kabilin-bilinan niya, wag na wag pong itong puputulin, sabi ko. Tumingin sa akin ang tatlong kalalakihan. Nakatitig ang mga ito sa akin. Nang sabay-sabay itong tumango at saka lumisan ng walang binabanggit. Takang-taka ako sa mga ikinikilos nila. At halos kasabay nun ay ang pag-init ng batong nakuha ko. Dahil dun ay napahawak ako rito. Tuwang-tuwa ako sa nangyari. Pero sa kabila nun, ay hindi ko pa rin ito sinabi kina tatay. Kinagabihan, ay naririnig kong nag-uusap sila nanay at tatay. At ramdam ko ang galit sa kanilang tinig. Dahil patuloy pa rin daw ang sugalan sa bahay nila Don Eliseo. At sa pagkakataong ito, ay inimbitahan din ang iba pa naming kabaryo na may pag-aari pa ng lupa.
Isang gabi ay nanaginip ako. Napanaginipan ko si Lolo. At sa panaginip kong iyon ay may kasama si Lolo na maliit na tao. Maliit na tao na nakaputi. Ang liit lamang nito. Pero mukhang matanda na. Ngunit kamukhang kamukha ng tao. Sa panaginip ko, tila may ibinubulong ang maliit na tao na yun kay Lolo. Matapos yun, ay tumingin sa akin si Lolo. At merong itong sinabi. At bigla na lamang akong nagising. Hindi na ako nakatulog nung matapos yun. Bigla akong nawindang sa panaginip ko na yun. At dahil hindi pa ganong naghihilom ang pamamagaan ng aking ilong, ay hindi muli ako sumama sa gapasan. Naiwan muli ako sa bahay. Walang kaalam-alam sila nanay na pumunta ako sa sugalan sa may bahay nila doon, Eliseo. Inilihim ko ang lahat sa kanila. Kahit alam kong magagalit sa akin sila tatay. Pero bahala na. Pagpunta pa lamang sa bakura ng bahay nila doon, Eliseo, ay tinanong na agad ako kung ano ang aking pakay. Susubukan ko lang ang aking swerte sa sugal. Sagot ko sa mga nagbabantay. May dala ka bang pera? Tanong nito na may halong pangmamata. At dahil dun, ay hinila ko pang lalo ang tali ng nag-iisa naming kalabaw, ang nag-iisang pag-aari ng aming pamilya. Pagkakita nilang hila-hila ko yung kalabaw namin, ay pinapasok na ako ng mga yun. Pagpasok ko pa lamang dun, ay nakaramdam na ako ng mga tinging mapangutya. Lalo pa't daladala ko ang nag-iisa naming kalabaw. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko o parang ginagaya ko lamang ang kamalian ng aking lolo. Pero naririto na ako eh. Habang nakatayo ron, ay nagmasid-masid ako. Nang bigla na lamang akong tanungin ng isang lalaki na mula sa mesa ng nagpupusoy. O ikaw, lalaro ka ba? Tanong nito. Opo, sagot ko. Umupo ka na. Sagot naman ng bangka. At tuluyan ko nang naipagpalit ang kalabaw namin. Ngunit sa mas mababang halaga, para may maipang laro. Ngunit bago yun, ay inalala ko ang bilin sa akin ni Lolo sa panaginip. Nailagay ko ang bato sa baso na may tubig. At ang tubig nun ay ipinahid ko sa paligid ng aking mata. At yun nga ang aking ginawa. Ginawa ko yun bago ako umupo sa sugalan. At saka muling ibinalik ko ang bato sa pulang tela at muling ikinuwintas. Pagkaupo ko sa sugalan, laking gulat ko nang nakikita ko ang baraha ng bangka. Kahit pa nakataliko dito at kahit nakataob pa. Maging ang mga katabi kong naglalaro, ay nakikita ako ang baraha kahit nakataligod ang mga ito. Naging masyadong mabilis ang oras at hindi ko na namalayan na magagabi na pala. Dahil doon ay nagsabi na ako na uuwi na ako. Pipigilan pa sana ako ng mga nagbabantay sa sugalan dahil halos mabangkarote na ang bangka sa mesa na pinaglaruan ko. Ngunit pagkahawak ko pa lamang sa batong taglay ko ay tila naging maamong tupa ang mga bantay at hinayaan lamang akong makadaan. Habang papauwi ay daladala ko na ang aming kalabaw
at doble pa ng katumbas ng aking napanalunan. Habang papauwi sa amin, e nakasalubong ko si Mang Erning, ang kabaryo namin at kasama nila tatay sa gapasan. Nako, Lando! Galit na galit ang tatay mo kanina ka pa inaanap! Sabi ni Mang Erning. Kung kaya't nagmadali na ako sa pag-uwi. Ngunit bago pa ako umuwi, ay dumaan muna ako sa tindahan at namili na mga pwede kong ibilhin. Nako, Lando! Mukhang ang dami mong pinamili ah! Tanong ni Aling Emang. Ngumiti lamang ako. Ngunit hindi na ako nagsalita pa sa tanong ni Aling Emang na yun. Ang mga bigas na pinamili ko ay isinampa ko lahat sa kalabaw. Pagkadating ko sa bahay, ay gulat na gulat sila tatay. At sa sobrang gulat ng mga ito, ay hindi na nakapagsalita. At yung galit nito ay tila napalitan na. Kakaiba talaga ang taglay ng batong ipinagkaloob sa akin. Panay ang tanong sa akin nila tatay kung saan ako nang galing at kung anong ginawa ko. Ngunit hindi ko sinabi na nanggaling ako sa sugalan. Dahil siguradong hindi sila sasang-ayon sa akin. Sumunod na araw ay hindi muli ako sumama sa gabasan. Pagkos ay sa sugalan muli ako nagtungo. At sa pangalawang pagkakataon ay muli kong ginawa ang binilin sa akin ni Lolo sa panaginip. Taob muli ang bangka sa mesang pinaglaruan ko. At dun ko pa lamang napansin na napapansin na pala ako ni Don Eliseo. Nanunood na pala ito sa akin kanina pa. Kaagad na itong pinatawag ang kanyang mga tauhan dahil pinaghihinalaan akong nandadaya. Pinaligiran ako ng mga ito. At pansamantalang nagkaroon ng tensyon sa sugalan. Pasimple kong sinalat ang batong nakakwintas sa akin dahil ramdam ko ang pag-init nito. Sa puntong yun, ay nagsalita ako. Hindi po ako nandadaya. Pero kung nagdududa po kayo, eh hindi kayo po ang magbalasa at isang laro pa tayo. Lahat ng napanalunan ko, itataya ko. Paghahamon ko. Natahimik ang lahat sa paligid at tila lahat ng tenga nila ay nakapako lamang sa aking sasabihin. Sige, sagot ni Don Eliseo at kumuha ng bagong baraha ang alalay nito at iniabot kay Don Eliseo at saka siya mismo ang nagbalasa ng baraha. Halos lahat ng nasa sugalan na yun ay nakatuon lamang ang tingin sa amin. Ngunit sa puntong yun ay ramdam ko ang pag-init ng aking kwintas. At hindi ako nakakaramdam ng kahit anong kaba. Sa mga unang bigay ng baraha sa akin, sa pagkakapinta ko, ay mukhang hindi maganda ang latag ng baraha. Ngunit nagpatuloy lamang ako. Hindi ko na namalayan ang oras. At nang ibaba ko na ang kartada ko, ay nananatiling nakaupo lamang si Don Eliseo. Nakatitig lamang sa akin. Seryosong seryoso. Pagkakita sa aking baraha, ay itinaob na lamang niya ang kanyang baraha. Tanda ng kanyang pagkatalo. Tangka pa sanang lalapit ang mga tauhan ni Don Eliseo sa akin. Subalit nung uminit ang aking kwintas, ay kaagad-agad nagsipagkalmahan ang presensya ng mga taong nasa aking paligid. Umuwi ako ng gabing yun. Bit-bit ang tagumpay. Dahil nung gabi ding yun, ay nabawi kong muli ang lupa ni Lolo.
amin na muli ang lupain na kinatitirikan ng aming bahay at pati ang ilang parte ng taniman. Pagka-uwi ko, isaka ko pa lamang sinabi ang lahat-lahat kina tatay. Kung ano ang ginawa ko at kung ano ang nangyari. At maging ang ibinigay sa akin na bato, ay saka ko pa lamang din ikinuwento. Sinabi ko rin sa kanila na kung bakit ako nagsugal na dahil sa utos yun ni Lolo. Ngunit may hangganan lang ang aking pagsusugal. Kapag nabawi ko na ang lupa, ay hindi na ako magsusugal ulit. Na siya namang sinunod ko. Salamat sa mutya ng labong ng kawayan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating subscribers, mga silent listeners, mga OFW listeners. Shoutout po kay Boss Marlin Paro. Happy birthday po, Boss. Last June 7. More birthdays to come. More blessings and good health po. And happy birthday din po kay Boss Joy Chua. Last June 10. More birthdays to come po. More blessings. Shoutout din po kay Boss Andrew Magas at sa mga taga Sariaya, Quezon. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Dalisay. Shoutout pong ito ay mula po kay Captain Abusado TV dyan po sa Alhasa, KSA. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rina Adapon Flores dyan po sa Santiago, Isabela. Shoutout din po kay Boss Ernesto Requerman at sa mga kasama nyo po dyan sa mga Real, Calamba, Laguna. Shoutout po. Kay Dilith Rian Parcon and Kurt Alter Parcon. Shoutout po. Shoutout po ito mula po sa daddy nyo po si Boss Dennis Parcon. Shoutout po. Kay Boss Armando Pardeño at sa mga kamag-anak po nyo dyan sa Mimas Bate. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay sa Menderha Family dyan pa sa Tubong Mangyan, Mindoro. Shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaime Mendeja Jr. Shoutout din po kay Cody, Zoom, Jazz, Fury, Cassie at Simang dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Lorna Manzon. Airtoots Channel, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Alfie Perocho dyan po sa Pinagsama, Taguig City. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Nenita Mundin. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Elias de Ocampo. Happy birthday po, last June 1. At kay Boss Renato de Ocampo dyan po sa Riyadh, KSA. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Shena Espinosa. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health po. And happy birthday din po sa hubby po ni Ma'am Felicidad Layog, last May 24 po. Happy birthday po. At ganoon din po sa apo po ni Ma'am Felicidad na si Kakay, last May 30. Happy birthday po. At kay Ma'am Felicidad Layog, Ma'am, happy birthday po. June 1 po. Happy, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health po. Shoutout din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Tops TV. May time po kayo. Bisita na po siya niya. Tops TV po. At shoutout din po sa mga tropa natin dyan. Mga boy tagay dyan sa Corfakan, UAE. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po sa mga taga-Muntinlu pa dyan. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Yoreski. Shoutout din po kay Riley James, Raiden James, and kay Giselle. Love you guys from your daddy,
Boss Ralph Miliano, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan, sir. And shoutout din po kaya Janina Harm. Happy birthday on June 4. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po. Shoutout po kaya Boss De Jesus Ruben Goma. Shoutout po. Shoutout din po kaya Boss Juan Luna Chavez dyan po sa Davao City. Shoutout po sa inyo sa mga taga Davao. Shoutout din po kay Ma'am Bella Rogers dyan po sa New York. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Bait Ako Narakista. Shoutout po sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Bait Ako Narakista. Shoutout po kay Boss Jojo Renato Alcantara, a.k.a. Bahaw at Bostok. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ryan Pereira. Shoutout din po kay Ma'am Beng and Sir Ronnie Cachillar dyan po sa Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Lito Estoque. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Liay Estoque. Shoutout po sa inyo. Magtanim Vlogs, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya na Magtanim Vlogs. Shoutout po sa Besa and Peñolbo family at sa Sigma Alpha Epsilon Sorority from Ma'am Arlene Besa. Shoutout po sa inyo. Boss Sandy TV, shoutout po. May time po kayo, bisita na po sa channel Sandy TV po. Shoutout din po sa Pure Channel. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Pure Channel po. Shoutout din po kay Ma'am April Albania. Shoutout po. Shoutout po kay Boss Marlon Paro, kay Foreman Peter, Lance, Brian at Fer. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Juvedin Jadia. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edilberto Cañete. Shoutout po. Kay Boss Roldan Plana, shoutout po. Kay Boss Rubilin Durian, shoutout po. Shoutout din po kay Boss King Froisky Vlog. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Edward Oropesa. Kay Boss Nance B. Molino, shoutout po. Kay Ma'am Maria Fe Horikiri, shoutout po dyan sa Japan. Shoutout din po kay Ma'am Veronica Lino. Shoutout din po sa wife po ni Boss Bobby Gonzales, si Ma'am Melsa Padilla, shoutout po. Kay Boss Jans Brusola, shoutout po. Shoutout din po sa wife po ni Boss Jan Agustin, kay Ma'am Candy Montebon, shoutout po. Kay Ma'am Jane Domingo, shoutout po. Kay Ma'am Jane Talamor, shoutout po. Kay Boss Dexter Ilagan, dyan po sa South Korea, shoutout po. Kay Boss Ryan Pereira and Pereira family and Manila family dyan po sa Tansa, Cavite. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Princess and Cloverita. Shoutout po. Kay Boss Randy Batiansila dyan po sa Malaysia. Shoutout po. Hardin family. Shoutout po. Shoutout din po sa channel po ni Boss Michael Timoray TV. May time po kayo. Bisita lang po channel niya. Kay Ma'am Christine Halaw. Shoutout po. Boss Jaime Meneha Jr. Shoutout po. Kaya Boss Rochelle Tataxi dyan po sa Cebu. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jovan Pase at sa wife po niya si Ma'am Maricel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Esplana family dyan po sa Muntinlupa. Shoutout din po kay Boss Alvin Fernando. Ang shoutout po ito ay mula pa kay Ma'am Cez Fernando. Kay Boss Glenson Vidilia. Shoutout po. Boss Joan Cano. Shoutout po. Kay Boss Jomar dyan po sa Mindanao. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa mga napakagandang kwento. Boss Jordan Gabiaso dyan po sa Salala, Oman. Shoutout. Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Boss Gabriel Lobiano, shoutout po sa'yo, Boss. Ma'am Ellen Flores, shoutout. Team Hawkers Hunter, shoutout sa'yo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya. Team Hawkers Hunter. Ma'am Amy Mendoza, shoutout po. Dyan po sa Calaca, Batangas. Boss Loring Turla, pati, shoutout sa'yo, Boss. Jadron Bakasman, shoutout po. Boss Luis Fresco, shoutout sa'yo, Boss. Boss Poichi 0629, may time po kayo, bisita na po siya na. Poichi 0629. Shoutout din po sa Achillar family, kay Ma'am Beng, and
Boss Ronnie, shoutout po. Kay Boss William, shoutout po. Ma'am Christian Dings, dyan po sa Singapore, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Maricon Trinidad, shoutout. Boss Rodil Katabay, dyan po sa Maple Ridge, Canada, shoutout. Boss Rocky Rodriguez, shoutout po. Shintoy TV, may time po kay bisita naman siya na Shintoy TV po. Ma'am Felicidad Layo, shoutout po. Ma'am Malusina dyan, shoutout po. Boss J.R. Samantha, shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Leah Estoke, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya na po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Uni, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilliar, may time po kayo bisita na po sa channel po. Rochelle Abilliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castudio, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, itayin po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Bless Nabaha, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ng Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga Southern Leyte, ingat po kayo dyan. Sana magkakuryente na po. Kay Boss Jesse, ang Manila at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Rule, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Azakati, boss, shoutout po.
Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.